Ayun. So, kamusta naman ang isang magaling na Mike Liwag? Kamusta ka naman? Tatawa naman ako. Tatawa ako. Okay naman ako. Ano, coping up sa pandemic. As in, siyempre 9 months rin ako, di ba? Busy na sa bahay lang. Mm. Walang ginagawa. Eh, di ba nga, nag-call center ako. Mm. Tapos ang ano ko niyan, ang January yung ano ko niyan, January na yung last contact ako. Kasi di ba hanggang 6 months ako dyan. Okay. Pero siyempre iba pa rin talaga pag-actingan eh. Tapos okay naman, parang lumalaban pa rin, coping up sa pandemic. Mahirap. How have you been managing yourself? Parang paano ka nag-stay na maging proactive, maging positive sa life? Parang gano'n. Well, aminin naman natin, nung simula ng pandemic, syempre negative tayo niyan. Kasi syempre, parang paano na ang buhay, paano na ang ganito, paano na ang life. Diba? Parang lahat, parang bumagsak lahat ng mga pangyayari sa buhay. So, nung una, syempre parang medyo may pagka-negative, pero na-realize ko, hindi ito yung panahon para maging negative. So, ano mo ang ginawa ko talaga? Sabi ko, ay, ano naman ako, flex liwag naman. Eh di, para gaganahan ako. As in, total workout talaga ako. As in, yun yung hindi nawala sa akin. Total workout para lang at least makatanggal ng stress. Tapos nood ng mga, alam mo, nood na lang ng mga Netflix. Yeah. Tapos basa ng mga positive, mga books, at saka, alam mo yun, yung sa mga Bible, ganyan. Bible sa app. Hmm. Ano yung lesson learned mo from this pandemic? Lesson learned, kung na-realize ko na talagang si Lord lang talaga ang makakagawa ng lahat. Inas na kaya niyang baguhin ang lahat. Mm-hmm. Alam mo yun? Tsaka yung isa pa sa mga natutunan ko, mahalaga ang pamilya sa mga kaibigan. Kasi di ba nung walang pandemic, ano tayo eh? Ano tawag ito? Yung parang wala lang. Parang ini-enjoy, parang puro enjoy. Enjoy lang tayo ng enjoy. Hindi natin na-realize yun. Oo, puro fun, ganyan. Hindi natin na-realize yung importance ng family at times, di ba? Or ng friends. Itong pandemic, parang biglang nag-reconnect lahat eh. Kasi, like for example, may mga friends ako na hindi ko na nakakausap ng matagal, pero biglang nag-video chat kami, nag-group video chat kami, yung ganun. So, mag-start muna tayo. Paano ba nag-start ang Mike Liwag as an actor? Yun, actually, nung 2008, start ako teatro theater sa UST, Teatro Tomasino, mm-hmm. Yan. Tapos, 2010, 2009 or 2010, nag-start ako gumawa ng thesis film sa UP. Okay. Yan, sa UP. Tapos, after ng thesis film ko sa UP, yan na, nagsunod-sunod na yun. Hanggang sa 2013, sabi sa akin nung isa sa mga nakatrabaho ko sa pelikula, sa mga short films, sa mga thesis films. Mike, pwede ka mag-audition sa Cinemalaya. Yun nga, so from there, sabay-sabay at Teatro Tomasino since 2008. Tapos, nag-audition ako sa Cinemalaya 2013. Pinalad naman ako, nakuha ko yung 9. Yung direct ni Joseph Laban, nakasama si Jay Cuenca, si Barbara Miguel, si Nadine Zamonte, yan, si Miss Anita Linda, saka si Derek Manny. Castaneda. So yun, pinalad naman ako. Yun yung parang first film ko na major, 9. Yun, okay. Hanggang sa yun, nagsunod-sunod na. Tapos, syempre, alam naman natin lahat, yung huli ko, Kulyon. Uh-huh. Diba? Si Jasmine. Yun, saka si Isa, si Ate Isa, si Ate Min, saka si Joey. Ano naman mga dekalidad na artista yung mga kasama mo doon? Ano naman yung mga natutunan mo in making Kulyon? In making cool yun, sobrang madami kong natutunan. Sila Ate Isa at saka sila Ate Mi. Grabe talaga sila mag-advise eh, even Joem. Merong mga acting na akong ginagawa na sinasabi nila sa akin na parang, kasi ako nasa, di ba, parang nagaling ako sa theater, sobrang todo, bigay ako kahit wala pa yung, kahit hindi pa ako close up. Uh-huh. Kaya hindi pa close up, parang one shot pa lang, buhos na 110%. Alam, sabi sa akin nila Ate Isa, Mike, ibigay mo lahat, pero magtira ka ng konti para sa sarili mo kasi baka maubos ka. Hmm. Alam mo yun, so minsan ibigay mo daw sa environment
yung mga feels mo, yung mga emotions mo, yung mga nararamdaman mo, ibahagi mo sa environment para mas magkaroon lalo ng reaction within this environment. Diba? Pag gumagawag mong sariwinin lahat ng emotion kasi mauubos ka. So from there, alam mo, in-apply ko yun sa mga sumunod kong projects. Super duper effective siya. Kaya sabi ko, sobrang grateful ako sa tinuro niya, no? Yung sa advice nila Ate May at saka nila Ate Ida. Yun, saka ni Joe, eh. So yun. So, sa mga nagawa mo, meron ka pa bang dream role na gustong gawin? Or... Alam mo, DC, maraming katanong sa akin yan. Siguro pang ilang-ilang ka na talaga nagtanong sa akin yan, yung dream role. Dati, nung nagsisimula akong maging actor, lagi kong sinasabi na, ano, alam mo yung gusto kong maging baliw, gusto kong maging special child, gusto ko, alam mo yun, yung parang, yung mga extreme roles na napakahirap gawin, yung mga, may mga roles na komplikado gawin. Ganun yung mga sinasabi ko, pero ngayon sa totoo lang, ang sagot ko na, parang wala na akong dream role eh, kasi lahat gusto kong gawin. Yung parang kung anong ibigay sa akin, parang feeling ko gusto ko siyang gawin, kasi actor ako eh, di ba? Actor ako, so dapat magawa ko siya, dapat gawin ko siya. So, and any offer na gawin sa'yo, what if may offer sa'yo, since uso naman ngayon ng mga BL series, paano ko may offer sa'yo? Siguro, pwede namang, galing ko lang dun sa short film ko, with short film, parang series na short film, with Marky. Diba, yung Unlock, na dinirect naman ni Delegato Alex. So feeling ko kasi masyado siya naging controversial at saka masyado siya pinag-usapan. Diba? So parang feeling ko, I wanna stop it there muna when it comes to that kind of, ano, to that kind of genre. Kasi parang nasobrahan eh, umextreme eh. Hindi kasi ikaw kasi yung tipong artista na ika-grab mo lahat ng role, diba? So parang naging ready ka ba dun sa mga intriga na ano, nung ginawa mo yung kay Marky? Yung Unlock. Actually, na-surprise na ako talaga sa reaction ng mga tao nyo. Daisy, grabe. Kasi nagulat ako. Hindi ko alam na magiging ganun siya. Okay. Kala ko lang, alam mo, gumawa ko ng film. Kasi papalabas lang sa ganyan. Eh, mga walang yato, nagkalap tuloy. Siyempre, wala na ako nagawa doon. Di ba sabi ko sa'yo, nalungkot ako na. Pero paano mo siya tinanggap? Alam mo, paano mo siya nagawa? Meron ka bang mga pinanood? Or meron ka bang pinaggayahan ng acting mo? Kasi mahirap eh, parang di ba, parang unang sabak mo sa ganong kind of ano, paano mo siya actually pumunta lang ako sa set, tapos nag-usap lang kami ni Marky, tapos yun na yun. Kasi minsan, alam mo Daisy, sa acting natutunan ko na lang minsan talaga. Kasi diba, ito rin natutunan ko kasi sa iba kong mga co-actors, sila Ate Isha, na sinabi nila sa akin, huwag ka mag-overthink. Diba kaila Shandy, lagi nila sinasabi sa akin tuloy ng Shandy. Okay. Pag may mga gagawin kang projects, huwag kang mag-overthink. Basahin mo lang yung script, diba, intindihin mo lang yung script, intindihin mo lang yung role, yung character mo, alamin mo lang yung objective ng movie or nung kung anumang project yan, alamin mo lang yung objective ng, yun nga, nung mismong project. Then from there, diba, dun ka magsimula. So nung ginawa ko yung Unlock, so binasa ko yung script, binasa ko yung ano, wala akong pinanood, wala akong pinaggayahan. Pumunta lang ako sa set, nag-usap lang kami ni Direk, nag-usap lang kami ni Marky, yun na yun. So pag meron parang magandang offer sa'yo na BL series, parang off ka muna sa ganong type of film. Kung magandang maganda, wala akong problema sa akin. As in, no, kung may over naman, bakit naman hindi, di ba? Pero siguro less muna yung mga ganong klaseng mga eksena, yung daring scenes masyado. Kasi nga, todo namang nabigay natin sa Unlock yan, di ba? So ayoko naman na sa next, ganun na naman, di ba? So, parang syempre gusto ko bago naman, something na medyo, ano naman, anong tawag doon? Kasi sa Unlock, todo ganun eh, todo ano talaga eh, todo okay. All out talaga eh. So hindi diba, sa Unlock kasi hindi naman siya more on BL series, kasi BL series more on kilig factor, 'di ba?
So pag DL sa kayo, why not? Bakit hindi? Ano nag-motivate sa'yo to do this kind of film para gawin mo siya? Yung ano? Oo. Naniniwala kasi ako kay Direk Adol. Okay. Sa script niya. Naniniwala ako sa script niya. Naniniwala ako sa vision niya. And that time, alam naman natin na pandemic eh. Diba? Pandemic lang ako ng project. Huwag na tayo magkulukuluhan pa. Kailangan natin ng project. Tapos in-offer sa akin yung project. Binasa ko yung script, maganda naman. Tapos Direk Adol naman yung director ko. Tapos yung Marty Strom naman yung kapartner ko. So bakit ako hihindi? Oo. Tama. So yun naman. So from there, yun na. Doon na nag... Yun na, parang okay, sige, let's do the project. Wala namang mga problema. Nag-try ka ba na mag-explain sa mga tao na nag-i-intrigue sa'yo about that film na in-explain mo ba yung sarili mo or dead man na lang sa kanila? Yung ko, ano, dead man na lang. Sa iba, kailangan ko mag-explain. Diba? Sa mga hindi nakakakilala sa'yo. Sa mga hindi nakakakilala sa akin at saka sa mga taong yung sobra-sobra na mag-isip. Siguro pagka nagtinanong nila ako, kailangan ko talaga i-explain. Pero sa mga taong kilala na ako, di ba? Saka sa mga taong alam na nila yun. Dapat alam na nila yun. Di ba? Yeah. Hindi na ako nag-explain. Parang sige, bahala na ako yun. Saka feeling ko kasi DC ito na yung panahon na parang ano na ako, trend na ako eh. Diba? So, alam mo yun, yung wala na dapat tayong pakailan pa sa sasabihin ng iba. Diba? It's just na nagtrabaho ako. Diba? Ginawa ko yung trabaho ko. Diba? Nabigay ko yung buong puso ko sa pag-arte, sa craft ko, sa passion ko. That's it. Wala akong dapat kailangan pa i-explain dun. Ngayon, kung i-judge nila ako, dahil dun sa ginawa ko, sa passion ko, sa craft ko, dun sa mga, sa script ko, ganun. Eh, sorry. Yung sinabi dun sa script eh. Pero yun nga, kailangan pa rin natin mag-explain sa iba. Nagtanong lang na parang, bakit ganito? Okay, bakit ganyan? Diba before ng pandemic, alam ko meron kang may play ka eh. Ah, okay. Under My Skin, ginawa, ano to, produsya ng PETA. Ay. Ng PETA. So, pinalabas yan nung first week of Feb. Up until sana, hanggang March, end of March 2020. Ang nangyari, dahil sa pandemic, naputol yung show. Ang nangyari, naging hanggang March 8 na lang siya. March 8, last show. Yun na, kasi dapat ang next show is March 13, ganyan, or March 14. Wala na, hindi na kami pinag-show kasi nag-pandemic na ng March 15. Tapos pinagbabawalan na yung mga theater, ganyan. And sobrang gusto kong gawin ulit yun. Gusto kong makulit yung Under My Skin kasi napakaganda ng play eh, Daisy. Okay. Sobrang ganda. It's the first time na nag-aerial dance ako. Mm-hmm. First time na pinag-movements ako. Kasi mas more on street plays kasi ako eh. Talagang acting lang. Hindi ako nag-musical, hindi ako yung mga parang movements na mga sayaw-sayaw. Hindi ako nag-ganyan. Peta at saka Under My Skin lang yung nagpagawa sa akin ng ganyan. At sobrang naging successful siya. And pati yung objective mismo nung play, yung HIV awareness. Okay. Sobrang ganda ng message niya. Sobrang ganda ng message niya. Na talagang sana mas napanood pa sana ng mas maraming tao. Kasi grabe talaga yung message na pinaparating nung play, yung objective nung play. So yun na, nakakalungkot na naputol siya, na hindi siya natapos. Kasi marami pang bumili ng tickets noon na hindi na nila napanood kasi bawal na. Yun. Pero grateful naman ako kasi nga, inabanggit mo kanina, sa Aliw Awards na nominee tayo, Best Actor. Wow! Yun. Sana, bakit hindi ibalik? I mean, ibalik ulit para mapanood naman ng mga hindi napanood. Sino ba yung mga hindi nakanood? Alam mo yung sino mga hindi nakanood. Sabihin ko dito, tapos panood mo to. Kayo yun.
Ayun. So, ano mas prefer mo gawin? Film o play, theater? Ano? Anong klaseng... Both naman. Mm-hmm. Both naman din. As in, both naman. Wala naman akong pinipili kung film or theater. Kasi, basta sa akin, acting-related. As in, acting-related. Wala akong... Alam mo yan, wala akong problema. Wala akong pinipili pag acting-related. So, kahit film or theater, go ako. Pero siguro, mas gusto ko lang yung disiplina sa theater. Theater yun, time. Pag sinabi ganito yung show, ganito yung show. Sabi ganito yung call time, ganito yung call time. Mm-hmm. Diba? Di ka pwedeng malilate kasi may hiya ka sa mga, ano mo, sa mga co-actors mo na nag-rehearse na sa stage. Ikaw, pag wala ka pa, diba, yari ka. Yun. Gusto ko yung disiplina talaga sa theater. Saka yung disiplina, pero yung kung sa pelikula at theater, parehas ko naman kasi itong acting, di ba? Siyempre, acting parehas yun eh. So, wala tayong natanggihan dun. So, nadadala mo naman yung disiplina dun sa paggawa mo ng mga play, dun sa paggawa mo ng film, di ba? Sa pelikula, oo. Oh, nagawa ko naman. Nadadala ko naman. Ayun. So, balita ko, meron kang bagong virtual play. Virtual play, oo, meron, meron. Oo, pwede mo naman. Produced to by Teatro Tomasino Alumni Association, DC. Uh-huh. Tapos, nakakatawa to kasi ito kung paano mag-iwalay ni George De Jesus. Napakagandang play nito, George De Jesus III, napakagandang play nito. 2012, in-offer to sa akin ng Teatro Tomasino din, yung sa USD, yung 2012. Eh, graduate na ako niyan, tapos busy na kasi ako niyan. Kasi siyempre katrabaho na ako sa corporate world niyan eh, nung time na binigay sa akin ng teatro. So, hindi ko siya nagawa. Tapos after 8 years, no, 2020 tayo ngayon, yung Teatro Tomasino, alumni association naman, which is sila Kuya John, sila Kuya Franny, sila Direk Noel, yung mga talagang mga seniors na Teatro Tomasino. Hmm. Sila yung parang nagsabi sa akin na, Mike, can you do a display yung itong kung paano mag-iwalay? Agad-agad sabi ko, opo. Sabi ko kasi napakaganda ng story niyan. Sabi ko, sige po, walang problema, gagawin po natin yung play na yan. Anong title niya? Kung paano mag-iwalay. Kaya masasaktan ka na naman dito, Daisy. Kung paano mag-iwalay. Yes, kung paano mag-iwalay. Bakit ganyan ang mga title? Diba? Ganyan din naman yung mga gusto niyo eh. Oo, puro pang broken heart. So kasama rin daw sa play na to is Arjo, right? Yes. Arjo Ataide and Ria Ataide. Sino ba si? And Harry Malbar. Harry Malbar. Mga special guest namin sila. Dito sa play, sa virtual play. Saan niyo to ginawa? Sa UST mismo? Hindi, bali sa kanya-kanyang mga lugar. Like for example, hindi ko lang alam kung si Arjo kasi at saka sila Ria, tapos na sila mag-shoot. Okay. Tapos na sila mag-shoot, nagtunta nila. Ako din, tapos na rin ako mag-shoot. Pero yung akin, ginawa ko sa bahay. Ah. Tapos, pinag-set up nila ako. At sobrang ako nai-excite, Daisy, kasi... Grabe talaga, sobrang ako na-excite kasi virtual play tapos script reading. Hindi siya ganun eh. Talagang, para talaga siyang play kasi may blockings talaga kaming ginawa. Tapos itong kwarto ko, talagang pinaayos nila sa akin to na para magmukha siya talagang, alam mo yun, yung pwede nilang patungan ng effects. Uh-uh. Yun, para magmukha talaga siyang theater. Uh-uh. So, ito yung pagbabalik mo ng theater, di ba? Mm-hmm. After ilang years ka hindi gumawa ng theater? Sa theater itself, siguro months lang naman kasi yung huli ko yung under my skin. Pero yung sa Teatro Tomasino, 3 years. Ah, 3 years. After 3 years. Ano to, heavy drama gagawin mo dito or paano? Yung isa eksena ko with Terry, heavy drama. Yung isang na mga eksena, pa-cute-cute na, pa-love-love lang. Parang masanay ka dun sa, yung pa-love-love lang, tsaka pa-cute-cute, no? Ano no? Masanay ka dun sa pa-cute-cute, tsaka pa-love-love lang. Mas true to life yan, no? Yung mga naman sa masanay ako sa pa-love-love lang, hindi naman,
ngayon? I mean, kamusta naman ang love life mo? Eh, wala. Napatay. Patay tayo, Daisy. Pandemic na ngayon. Huwag ka love life pa. Wala nang mapakain sa sarili. Huwag ka love life pa. Hindi, virtual naman. Hindi mo na kailangan pakainin, di ba? Ay, kailangan pakainin. Papadala. Papadalan mo na lang food grab, mga ganon. Mas tipid ngayon, hindi kasi masyado nagde-date. Mas tipid. Oo, hindi masyado nagde-date. Oo, diba? So ano, ano pa yung aside from your play na gagawin? Kailan to mag-stream? December 22, mag-stream na to. Sa December 22. Tapos, up until December 31 ata. December. So, bago matapos ang taon, papayakin daw muna kayo ng Teatro ng Tomasino Alumni Association. Okay. Nang kung paano maghiwalay. Kung may mga invite sa mga project about commercial, TV ad, mga ganun, digital ad, go, okay. Go, siyempre, go na go. As in, walang tangi, DJ, walang tangi. As in, walang tangi, wala talaga tangi. Kahit ano talaga, basta related ng acting, wala tayong natanggihan dyan. Kahit anong role, pero syempre, dapat maganda, maganda. I mean, dapat maganda role lang, huwag naman din yung ano. Pero sige ko. Medyo na, medyo meron ka na mga lesson learned sa mga other project mo, ha? Oo, oh, yung mga lesson learned na talaga ako. Ayun, thank you so much. Tumatanda na rin ako eh. I mean, tumatanda na rin ako. Siyempre, feeling ko naman, pag nagmamature ka, siyempre, ako eh, nagmamature yung age ko. Nagmamature din yung mga experiences ko. Siyempre, nagmamature din yung pagiging actor ko. Siyempre, I want something na macha-challenge ako sa actor, mas macha-challenge ako sa craft ko, sa passion ko. Mm-hmm. Diba? Kasi, hindi na ito yung time na dapat naglaro-laro sa passion. Eh. Diba? Ito na yung time na talagang mas ano tayo eh, mas getting serious, di ba? Mas getting, yung mga beefier roles. Meatier roles pala, beefier. Meatier roles. Yung mga ganun, di ba? Sabi naman daw, timing daw talaga yan. Yung pag ano, bibigay sa'yo kung ibibigay. Meron naman mga actor na late na rin, di ba? Late na rin. Pero, magkakaroon ka pa rin yung siyempre magaling naman yung acting mo eh. Lalo na doon sa Kulyo, napanood naman kita doon. Ano nga name mo doon? Napanood daw sa Jaime! Oh, Jaime, tama ko. Nung bloopers ko, eksena na yun. Jaime. Ayun, di saan magkakaroon ulit yan. Tawagin natin yung mga producer na ano, magkakaroon ulit yan. Thank you so much. Thank you so much, Micah. Abangan namin yung bago mong play. December 22, tama? December 22, it will start showing on December 22. Okay.